Good morning. Mapagpalang umaga ang aking pagbati sa inyo mga kapatid, mga viewers natin sa Gospel of Music Ministry. Kumusta kayo lahat mga kapatid? Nawa kayo ay madatnan ang ating programa na nasa mabuting kalagayan. Meron malasod na pangatuan at tigit sa lahat, meron magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ating purihin ang Panginoon sa kanyang kadakilaan, sa kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin. Patuloy natin naranasan ang kanyang biyaya mga kapatid. Kaya ay atin siyang pasalamatan, atin purihin sapagkat ipinagkaloob sa atin ang una, ang buhay at kalakasan. Remember this mga kapatid na every gising is a blessing. At pagising mo sa umaga, isang pagpapala mula sa ating Panginoon. Kaya atin sa pasalamatan, purihin sa umagang ito. Epe araw ng Lunes, November 6, ayan, 2023. Ganong kabilis ang panahon. Ganong kabilis na kung saan ay di mo iniisip November na pala. Diba? Yung nag-aakala na tapos na yung October. Ganong kabilis yun. Hindi mo lang mabilang yung bilis ng panahon, hindi mo akalain mga kapatid. Subalit, naranasan natin ang biyaya ng Diyos. Naranasan natin ang kanyang love, ang kanyang mercy, ang kanyang grace na laging sufficient sa bawat isa sa atin. Laging sagana, laging sapat, mga kapatid. Alright, so ang ating live ngayong umaga ay wala muna sa YouTube. Mamaya siguro i-upload ko sa YouTube ito. Ganito muna yung ating setup, mga kapatid, dahil medyo busy pa po yung re-renew ng ating subscription sa StreamYard na ginagamit natin. So, ipag-pray natin na maging maayos po yon. Okay, so sa araw na ito, tayo po ay mag-aaral ng ating pong Sabbath School Lesson. Napakaganda ng ating Sabbath School Lesson, mga kapatid, because it talks about mission. It talks about our mission na ipinagkaloob ng Panginoon. But before we start, tayo po'y manalangin mga kapatid. At of course, ang aking pakiusap, huwag niyo kalimutan lagi ang ating gagawin, mag-share ng ating live. Okay? Sapagkat kayo po ay mga kapartners natin. Kapartners. Sa ating programa ng Gospel Music Ministry. Okay, sa ating paninimula, tayo po'y mag-pray mga kapatid. Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat sa mga oras na ito, Panginoon, ang aming papurit pa salamat, aming pinapaabot sa inyong kadakilaan, sa inyong kabutihan. Tunay na kayo karapat-dapat na purihin, sambahin at pasalamatan sa umagang ito. We thank you, the Lord, sa inyo pong blessings na patuloy na pinagkaloob sa amin. Thank you, the Lord, sa lahat ng inyong pagkalinga, sa inyong proteksyon, sa inyong pagliligtas sa bawat isa sa amin, sa panibagong umaga na inyong pinagkaloob. At sa mga oras na ito, Panginoon, kami po ay mag-aaral ng aming Sabbath School Lesson. We pray for your guidance, aming pong maranasan. Give us wisdom, dear Lord, upang maunawaan namin ang mga leksyon sa umagang ito, sa buong isang linggong ito. Pagpalain po ninyo ang bawat isa sa amin, including our viewers at ang kanilang mga families, at ang Holy Spirit ang aming maranasan. Salamat po sa pagdinig sa aming dalangin, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Alright, amen at amen mga kapatid. So kayo na po bahala mag-share sa ating live para makapanood din po yung iba. Alright, ang ating lesson sa umagang ito ay napakaganda. It talks about preparation and motivation and preparation for tinatawag nating mission. Ayan. So it talks about mission, mga kapatid. Ang atin po ang memory text ay mababasa natin dito po sa Luke chapter 24, verse 24. Ganito po ang ating mababasa. These are the words which I spoke to you while I was still with you, that all things must be fulfilled, which were written in the law of Moses and in the prophets and the Psalms concerning me. So the one who's speaking, mga kapatid, sa verse na ito ay walang ibang ating Panginoong Jesus. It talks about the fulfillment of the prophecy about Him. Pinag-uusapan yung pong propesya na nakasulat niya o nakatala sa aklat ni Moses, sa Book of Moses, of course, sa five books, sa prophets o sa mga propeta at sa Psalms concerning Him. Ang tawag dito mga kapatid ay mga messianic prophecy. Ayan. So, kailangang maipahayag
kailangang matupad ang mga lahat na nakasulat tungkol dito. When Paul wrote to the Philippians, ang sabi niya, some indeed preach Christ even from envy and strife. Sa panahon nila ay may mga tao anyang nangangaral patungkol sa ating Panginoong Jesus, not because of yung spirit of voluntarism, gaya na binanggit natin noong nakaraan, but sabi rito, because they are jealous and bitter, no? Mga unhappy people, mga people who are, no, may mga bitterness sa puso nila. May tinatawag natin, mga kapatid ko, na sama ng loob. Alam niyo, pangit pag nangaral ka, mayroon kang sama ng loob. Di ba? Pagka nangaral ka na malayo, no, yung bang may kapaitan sa iyo. You are not willing talaga, hindi ka motivated. Ang tawag doon ay napipilitan lang. Di ba? So, may mga ganun ang sabi ni Apostle Paul. Pero ang sabi naman niya sa isang tala, and some also from goodwill. Yung iba naman ay mula sa mabuting kalooban nila. Okay? But others people preach about Jesus Christ because they want to help. Gusto nilang tumulong sa gawain. Alam nyo, napakagandang ugali ng isang taong iniisip nila hindi lang yung para sa kanilang sarili. Iniisip din nila yung mga kapatid nyo makatulong papaano po magkaroon ng pagbabahagi ng mga salita ng Diyos. Sabi rito, they preach because they have love. Alam nyo, napakasarap mangaral na may pag-ibig. Yung maramdaman ng tagapakinig, wow, that's the love of God. Diba? Kaya sabi ng ating Panginoon eh, a new commandment I gave unto you that you love, you should love, no? You have love one another. Or you love one another rather. Diba? Tulad ng pag-ibig ko sa inyo, as I have loved you, sabi ng ating Panginoon. So, they preach because they have loved, and they knew that God gave me the work of defending the good news. Binigyan sila ng, sabi ni Pablo, ng tinatawag nating strength na makapangaral ng mga salita ng Diyos, mga kapatid. Okay? At ang sabi rito, but others preach about Christ because they are selfish. Iba yung iniisip nila. Iba yung kanilang motibo bakit nila sila nangangaral. Their reason for preaching is wrong. Hindi maganda yung kanilang layunin at mga rason. They want to make trouble for me in prison, ang sabi ni Pablo. Para siya'y magkaroon ng nakulong na nga eh. Diba mga kapatid? The important thing is that they are preaching about Christ. Isang bagay dapat doon ay ipinangaral si Kristo. Pero mas maganda pag nangaral ka na ikaw ay masaya. Nangaral ka na ikaw ay tinatawag nating motivated. Nangaral ka mga kapatid, it's because of the presence, no, of Christ within you, the yung power ng Panginoon, kasi sabi ng ating Panginoon eh, you will receive power, no, kapag baba ng Holy Spirit, and you will be my witnesses, no, sa Judea, sa Jerusalem rather, sa Judea, sa Samaria, and even to the ends of the earth. So pinag-usapan dito mga kapatid yung, you will be my witnesses, sabi ng ating Panginoon. Ang napakagandang bahagi yung ikaw ay maging saksi ng ating Panginoon. Diba? So sabi dito, powerful words. Paul cared only that people preach the good news. At the same time, our reasons for preaching about Jesus are important. We should preach the good news and do God's work because we love God and His truth. Dapat ito yung reason. Why are we preaching the gospel, the good news of salvation? Ang sabi dito, we should preach the good news and do God's work because we love God. Ganda, no? Dahil mahal natin ang Diyos at ang kanyang mga katotohanan. Alam nyo, pag mahal mo ang Panginoon at mahal mo yung katotohanan, hindi mo dapat kinakaligtaan yung kanyang mga salita. If you love God, you will love His Word. Yung kanyang banal na salita. Diba mga kapatid? Bakit? So pagkat dito natin nakikita yung thousands of promises ng ating Panginoon na kailangan nating yakapin, kailangan nating sampalatayanan, at dito natin makikita yung mga karanasan ng ating Panginoon kung gaano siya mga kapatid ka naghirap sa kanyang sakripisyo sa atin.
So ang dapat ang rason kapag ka nangaral ka dahil mahal mo ang Panginoon. Di ba? Hindi yung nahiya lang kasi ako kasi ganito ganyan. Di kaya ay napilitan lang. But that's not good, mga kapatid. Sabi dito, what are some reasons for preaching about Jesus? Ano ang magiging rason mo? Okay? Ano ang mga magiging rason? Ano kaya ang rason mo bakit ka nangaral ng mga salita ng Diyos? Ba't ka nagbabahagi, mga kapatid? Alam nyo, kahapon, bumili kasi ako ng pagkain ng mga alaga ni Ate Dan. Bumili na rin ako ng tawag nito, yung Pizza Hut. Ayan. Eh, di na masyadong hot. Ayan, snacks kahapon, ng hapon. And then, sabi ng tindira, tsaka may-ari nila, sila yata may-ari nun eh. Sir, sabi ko kasi, wag mong lagyan ng ano ha. Aking order ay beef, tsaka mushroom, tsaka vegetarian. Yes, sir, sabi nung babae. Sabi niya, sabi ko, wag mong lagyan ng baboy ha. Yes, sir, sabi niya, wala. So, bumili muna ako doon ng pagkain ng aso. Pagbalik ko, di kinuha ko na siya. Sabi niya, sir, Adventist po kayo. So, ganun mga kapatid. Ang ganda ng tanong niya, no? Sabi ko, yes po. Ganyan. So, nagkwentuhan kami. Sabi niya, ako po kasi Baptist ako. Ganyan. So, nagkwentuhan po kami. Nangaral kami. So, dahil po ay medyo matagal na kasi may mga tanong-tanong po siya, no? Bakit po Sabbath, ganyan, etc. Doon sa pagkain, kaya nagkwentuhan kami ng saglit at ang the best doon na ginawa ko ay ng inyong lingkod. Binigyan ko siya nung dalawang babasahin. Una, binigay ko sa kanya ay ito. Binigay ko sa kanya. Sabi ko, I hope you love this. Dakilang tonggalian sa Tagalog. Sa English ay great controversy. Sabi ko, which do you prefer? English or Tagalog? Ang sabi niya, English na lang po. So I gave her Great Controversy Book. Ayan. No? Ang mga pangyayaring babago sa iyong kinabukasan. Ano na makaganda, mga kapatid? Ano? So, tuwan-tuwa siya. I gave her also yung katotohanan ng dapat mong malaman. So, naman ay doctrinal. So, maganda yon. So, tuwan-tuwa siya nung na-receive niya yon at nag-picture kami. So, yung bang, if you have the opportunity to share the message of the Lord, share it, mga kapatid. Or in season or not in season, sabi ni Apostle Paul. So mga ganun, mga kapatid, what are the reasons bakit ka nangaral? Also, what are some ways that we can get ready to preach the message? Ano maging mga pamamaraan para maging handa ka sa pangangaral? To help us answer these questions, we look at some of the things that happened in the church during New Testament times. So, pag-aaralan natin, mga kapatid, yung mga nangyari sa panahon ng bagong tipan. So, sabi dito, starting a mission without planning, without preparation to carry out the message is condemning it to failure. Talagang hindi magtatagumpay. Therefore, it is necessary that we prepare adequately to carry out the most important mission of our life. Kaya nga nagbanggit din ako, the best decision that you ever have is to accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Ito naman, the most important mission in our life, mga kapatid, is to share the message of salvation, yung mensahe ng pagliligtas ng ating Panginoon. Sharing the good news of salvation. And one of the easiest way of sharing God's mission or God's message of salvation is itong ganitong klase nating mga ministry, mga kapatid. Okay? Reviewing the history of the apostles, we will begin by studying motivation. How motivated, mga kapatid, sila sa kanilang panahon sa pagbabahagi ng mga salita ng Diyos. Essential for the success of any mission. Mahalaga yon para maging matagubay ang mission mo, kailangan motivated ka. We will see the previous steps to take before starting and how to start mission. And finally, how to continue doing it without faltering or becoming discouraged. Because some people may become discouraged, mga kapatid, in sharing the gospel of salvation. Alam nyo, when I was a student of theology, ako kasi ay tinatawagan, mga kapatid, nung isang mga kapatid natin doon sa Bisaya, sa Masbate, na pagka mayroong mga summer, ayan, or December, tinatawagan ako na, so, kasi ang aking palayo ay bunso, mag-ano ka rito, mag-voice of youth, ayan, mag-voice of youth kayo rito. So, nung bako kasi po nag-aral ang inyong lingkod, ay ako po yung naging layman, mga kapatid. And then, ako po yung nag-aral na pagpapastor, ongoing yung aking study.
ay ako po'y tinawagan ng mangaral, Voice of Youth, boses ng mga kabataan. Diba? Napakasarap. And then, nangaral kami doon, hindi yung basta Voice of Youth, crusade talaga. Ang kasama ko ay isang binata. So, dadalawa kami. Nung mangaral kami doon, mga kapatid, sabi ng mga tao, ano kaya meron? Kasi may mga, ano eh, may sound system. Merong tarpaulin, etc. Tapos nung araw, wala pa kaming ginagamit na projector. Oh, mga kapatid, wala. I only bring my Bible, mga kapatid, with me. And then, tsaka gitara, of course. Ang nangyari ay, dinag-visitation kami. Kasi, ano yun eh, yung mga unreached people, sabihin, hindi pa napasok ng Adventism. Ang tawag nung lugar ay Tubigan. Pupunta kami doon ng aking friend at kapatid sa pananampalataya. Nagdadalaw-dalaw kami. May mga tao na malayo pa lang kami. Of course, we prayed before kami nagdalaw. May mga tao malayo pa lang kami. Sinasarahan na kami ng pinto. Sabi nung aking kaibigan, ganito pa lang dito, no? Ganito pala kahirap mangaral. Yung iba ay malayo pa lang tayo. Sinasarahan na tayo ng pinto. Kita nyo mga kapatid. Sa'yo ko, do not be discouraged. May mga tao rin na magbubukas sa atin. Yeah. So, ganun mga kapatid. Na-discourage siya. Sabi niya, parang hirap. Kita nyo mga kapatid, nangaral kami. Dadalawa lang kami. Yung trabaho lang nun, siya nagsisit up nung aming sound system. Nagayos ng mga upuan. Of course, kami dalawa. Tapos nag-entertain. At trabaho ko naman sa hapon, magtuturo sa mga bata. Paawit, gitara. Parang all around. Tapos pagka afternoon, preach na, oh, mga kapatid. Amin ang kanta. Nasaya. Di ba? So, sabi niya nakaka-discourage din pala pagka ganun. Sabi ko, huwag tayong ma-discourage. Talagang may taong ganun. Yung iba, close-minded. O close-minded, ang iba naman ay hindi pa nila masyadong maunawaan. At saka hindi sila sanay sa ganun. Di ba? Meron nga ang isang nanay. Yung isang nanay na ito ay one time nakadalo sa care group Bible study namin. At birthday yun ng isang kamembro. Sabi niya, darating din ang araw na makakasama ninyo ako sa pananampalataya. Hindi naman namin siya inalok. Pero yun ang kanya sinabi. Di nakita ko siya kahapon ay nakabihis at magsisimba daw. Di tinanong ko siya, nanay, kumusta? Kailan tayo mag-Bible study sa inyo? Sabi niya, sorry po, hindi pa ako handa. So, ang kanyang family at siya, they are not yet ready to listen God's word, not to hear God's message of salvation. May baga ganun, huwag tayo ma-discourage. Lalo na dito mga kapatid sa Batangas, sa lugar namin na pinaglilingkuran. Para yung mga tao na mas gusto nilang itakwil ang Panginoon kaysa makinig ng salita ng Diyos, o kaysa mas gusto nilang gumawa ng mga mangsalibutang bagay kaysa makinig sa salita ng Diyos. Diba? May mga ganun mga kapatid. Sa panahon ng mga apostles, 3,000 thousands of people na babautismuhan nila. Diba? Kaya tayo, sabi rito mga kapatid, paano tayo na magpatuloy na hindi ma-discourage sa gawain? Diba? Kasi may mga bagay na hindi mo man maiwasan, you cannot control the mind at sa isipan ng tao, lalo na pag pinupuntahan mo. Iba, nagagalit pa nga eh. Nangaral kami, binato kami. May death threat ako, gusto akong patayin. Ah, pero God did not allow that to happen sa aking buhay. Mga ganon. So ngayon natin pag-usapan mga kapatid yung motivations for the mission. Ano ba yung mga motivation mo? Oh, bakit motivated ka ba? Paano ka maging motivated sa gawain? Number one ay nakita natin dito yung personal experience. Ayan. Ang sabi sa Matthew 28:8, and they departed quickly from the sepulchre with fear and great joy, and did run to bring his disciples word. So makita natin mga kapatid, itong mga babae, no, yung mga babae, ay madaling araw pa lang ng Linggo. So talagang nabuhay ang ating Panginoong Jesus Sunday. Sabado nagpahinga siya sa libingan. Kaya yung araw ng Sabat hindi Sunday, kundi po Sabado po yun. No? So ang araw ng Sabat, ikapitong araw, Sabado. So sabi dito, sa Matthew 28:8-10, and Luke chapter 24 verses 1-9,
While it was still dark, a group of women went to the tomb and found it empty. So, medyo madilim-dilim pa ng madaling araw, yung grupo ng mga kababaihan, they went to the tomb, yung libingan ng ating Panginoong Jesus. At natagpuan nilang ito'y wala ng laman. Some angels told them that Jesus had risen. May angel doon na nakabantay na ang sabi niya, ang Panginoong Jesus ay muling nabuhay. They ran to share the news with the disciples. Nung marinig nila sa nung sinabi ng anghel sa mga babae na buhay ang Panginoong Jesus, sa kanilang tuwa't galak, tumakbo sila na mabilis papunta doon sa mga alagad para ibalita na ang Panginoong Jesus ay nabuhay. Mga kapatid, on the way, habang sila nasa daan tumatakbo, Jesus himself appeared to them, and full of joy, they told the news. Kita niyo mga kapatid, lang basta binalita ng anghel na ang Panginoong Jesus ay nabuhay, pati si Jesus Christ nagpakita sa kanila. Okay? And then, sa Luke 24:12 and 24:34, it says, surprisingly, the disciples did not believe them. Nung binalita ng mga babae, doon sa mga alagad, that Jesus, mga kapatid, was risen from the dead, ang sabi nila, hindi sila naniniwala. Merong doubt sa kanilang isipan. Mas mabuti pa yung mga babae. Naniwala, sinabi ng anghel at nakita nilang Panginoong Jesus. Yung mga apostles hindi kaagad naniwala, sabi rito. And para mapatunayang totoo yung sinabi ng mga babae, alam niyo yung ginawa ni Apostle Pedro? He ran to the tomb. Siya tumakbo pupunta doon sa libingan to confirm kung si Jesus ba talaga ay nabuhay. Baka nandoon pa yung kanyang bangkay o yung kanyang katawan. And then, corroborated the woman's story and was amazed, mga kapatid. Talagang nakakamangha. However, he did not share the news until he had a personal encounter with Jesus. Napakahalaga din yung personal encounter ng Panginoon. Panginoon. Like the woman. And then, sabi dito, what was the element that motivated all of them to share the gospel with others? Nakita natin yung personal experience with Jesus. Makita natin yung paano ba na-motivate ka na mangaral with the personal experience with Jesus, on how Jesus saved you and how He sacrificed His life just to save you, to forgive you, to cleanse you from all unrighteousness mula sa kasamaan, karumihan ng tao, niligtas. And then, sabi dito, two other disciples ran from Emmaus to Jerusalem. So, tumakbo yung dalawa to tell that they had an encounter with the resurrected Jesus. Ito nyo mga kapatid, ganta, no? Tumakbo sila mula sa Emmaus puntang Jerusalem para sabihin nila doon sa mga tao, sa mga apostle, they encountered with Jesus. Okay? And finally, the disciples believe when they saw Jesus in person. Luke 24:36. So talagang naniniwala sila nung napakita ang Panginoong Jesus sa kanila. Ay, ako ang sabi ng ating Panginoon, ako nga ito. Tingnan nyo aking mga kamay, ang aking tagiliran, ang aking mga paa. Ang sabi dito, at that moment, Jesus entrusted them with the mission that until then, they were not prepared to carry out, mga kapatid. So, iniwan ang mission. So, our personal experience with Jesus is what motivates us to tell others what He has done for us. Yung ginawa ng Panginoong Jesus sa atin, yun ang dapat makapag-motivate sa atin para mangaral tayo, para mag-share tayo, mga kapatid. Halimbawa, sa ating mga care group, especially ang care group natin dito sa Taysan, Ruby Care Group, Amethyst, Gold Care Group, ano ang magpapamotivate sa inyo para magkaroon ng sipag sa pagbabahagi ng misyon na ito ng kaligtasan na ibinagkaloob ng Panginoon? Ang sabi dito, our personal experience.
Now, well, Jesus is what motivates us to tell others what He has done for us. Ano bang ginawa ng Panginoon sa atin? Ano bang ginawa niya? Bakit magkaroon tayo ng motivation? Di ba? Maraming mga tao didn't know what is happening sa ating panahon. What will happen in the future? Nakasalala yon sa atin. Okay? Mga kapatid, nakasalala yon. So, ito yung magandang challenge sa atin. Ang unang rason bakit ka motivated sa pangaral, it's because of your personal experience with Jesus. Sabi sa Selected Messages, Volume 3, page 187, we need to have a living connection with God ourselves in order to teach Jesus. Okay? About Jesus, meron tayong living connection with God. Buhay na ugnayan sa ating Panginoon. Kasi pag wala kang ugnayan, eh ano naman, sasabihin mo lang, wala akong pakialam dyan, wala akong panahon dyan, wala akong time, I am so busy with my business, with my work. Yan ang nasasabihin ng tao. Pero pag meron kang living connection, meron kang buhay na ugnayan sa ating Panginoon, magkaroon ka ng interest, eagerness na mag-share ng gospel ng Panginoon. Then we can give the living personal experience of what Christ is to us by experience and by faith. Nauna sa pananampalataya, pangalawa sa karanasan, on how God saved you. We have received Christ, and with a divine earnestness, we can tell that which is an abiding power with us. The people must be drawn to Christ. Prominence must be given to His saving efficacy. Makita natin, mga kapatid, dapat yung tao madala natin palapit kay Kristo. One of our natawag natin goal in preaching the gospel of salvation is to bring people drawn to Christ, or to bring people to Christ, mga kapatid. Okay? So, isa sa pagandang bahagi. Pangalawa, mga kapatid, a prophetic foundation. Una, personal experience. Pangalawa, prophetic foundation. Bakit prophetic foundation? Ano ibig sabihin nito, Pastor? Yung binanggit natin kanina sa memory text natin, o memory verse, na sabi ng ating Panginoong Jesus, ang mga salita itong nito na sinabi ko sa inyo, habang ako'y kasama pa ninyo, na lahat ng mga nakasulat sa aklat ni Moses, sa mga propeta at sa mga awit, patungkol sa akin ay kailangang matupad. That's what we call the prophetic foundation. Merong matibay na pundasyon. Itong ipinangangaral natin. Meron, mga kapatid. Okay? When the resurrected Jesus appeared before the disciples, they went from fear to joy and finally believe. Una, natakot sila. Pangalawa, masaya sila. At higit sa lahat sila, mga kapatid, ay sumampalataya. Nga lamang nung time na yon, si Thomas ay absent. Sabi ng mga kaibigan nating mga kabila sa pananampalataya, mali si Thomas when he called Jesus my Lord and my God. Kasi absent daw noon. Of course, kahit na absent siya noon, ang sabi niya, kung makita ko ang Panginoon, yung kambutas ng kanyang mga kamay at mga paa at yung tagilid, maniwala akong siya ngayon nabuhay. Alam nyo, nagpakita ang ating Panginoong Jesus right away. Sabi niya, Thomas, halika, tingnan mo ang aking mga kamay. Tingnan mo ang aking paa. Tingnan mo ang aking tagiliran. Ako nga ito. Sagot ni Thomas, my Lord and my God. Meaning, sumampalataya siya. Sabi nila, mali si Thomas. Hindi. Sabi ng ating Panginoong Jesus sa Juan 20:28-29, Thomas, sumampalataya ka baga sa akin dahil nakita mo ako. Mapalad yaong sumampalataya sa akin bagaman hindi ako nakikita. Nila ako nakikita. Kita ninyo. Sino mas mapalad? Yung hindi pa nakakita pero sumampalataya na. Kayo yon at ako. Okay? So, sabi dito, but although personal experience is extremely important, mahalaga yon,
Jesus was not satisfied with this. Hindi lang siya satisfied doon sa bagay na yon. It led them to a second experience, not based on feelings, but on reason. Hindi lang sa feelings kasi, pakiramdam ko ito na talaga yung totoo. Baka pakiramdam mo lang yon. What is your evidence? Okay? Ano yung reason? Bakit mo ipinangaral? Dahil naramdaman mo lang? Dahil yon ang feeling mo? Sabi nila, may mga taong feeling on. Di ba? The knowledge of the prophetic word of God, ano bang nakatala sa Biblia? Parang kahapon, ang sabi niya, eh, sa inyo Sabado o sa aming linggo, okay lang yun kasi pareho naman tayo, etc. ganito. Pero sabi ko, ano bang nakasulat sa Biblia? Ano bang araw ang itinuro ng Diyos na dapat ipangilin ng tao? Linggo ba? Hindi naman. O sino ba dapat nang ipangaral pagdating sa tagapagligtas? Ang ating Panginoong Jesus. Di ba? Ano ang pundasyon? Nakatala dapat sa Biblia. Yung iba ayaw makipag-usap dahil wala silang doktrina, wala silang itinuturong buhat sa Biblia. At sabi ni Kristo, ang prophetic foundation ang isa sa mahalagang dapat makita ng tao na ito'y katuparan ng kanyang pagiging Mesiyas. Sabi dito, through the Old and New Testaments, we can see how God announced historical events. Kaya yung mga lihim na mga bagay, sabi ng Biblia sa Amos 3:7, ang Diyos ay walang ibang gagawin kundi kanyang ipahahayag ang kanyang mga lihim na mga bagay sa kanyang mga lingkod. No? At ang sabi rito, sa isang talata, sabi dito, in this way, our personal experience is complemented by a deep knowledge of the Bible. O sa ating binasa sa Latin lesson. Di ba? Paano ka mapatunayan? O paano mo patutuhanan? Excuse me po. Ano yung evidence natin kung totoo nga yung ating ipinangangaral? Halimbawa, nasabihin mo na ang ikapitong araw ay Sabbath, hindi unang araw. Tatanungin ka nung binabible studyhan mo, ano ang evidence mo? Sabihin mo lang ba natin na based on my feelings, hindi ganun. Based on ano rin, knowledge of the Bible, ano ba nakatala? Especially of the prophecies, di ba? Tungkol doon sa ating Panginoon, di ba? So note that this knowledge can only be achieved when Jesus opens our understanding. Kaya nga, when you pray, mga kapatid, before you study the Bible, pray. Before you open the Bible, pray for the wisdom that God will enlighten your minds and hearts, will open it so that you will understand the message na gusto mong maintindihan. Okay? Sabi dito, mga kapatid, sa luma at bagong tipan, ipinakita ng Diyos kung paano mangyari yung mga events, yung mga historical events, and how they were fulfilled, paano ito matupad, especially those related to the birth, life, and death and resurrection of Jesus Christ. Kita ninyo? So, may detalye, mga kapatid, yung buhay ni Jesus. By studying the prophecies, we can see how history has developed as it was announced in the Bible. Kita ninyo? So, sa pag-aaral ng propesya, makita natin paano ba na-develop yung history. Paano nagbigay ng detalyado ang banal na kasulatan. For example, yung Daniel 2. Diba? Yung doon sa 537 BC. Diba? Mga kapatid? Yung sa Rebulto about sa Babylon, punta sa Medo-Persia, sa Greece, sa Rome, at ayun na sa dulo sa paa, yung malaking batong hahampas doon sa rebultong malaki, na yun yung kingdom of the Lord. Kita nyo, mga kapatid. So sabi dito, with this knowledge, we will be able to share with others these prophecies and others that have yet to be fulfilled, especially those related to the second coming of Jesus and eternal life. Dahil yung bato na tinutukoy doon sa baba, it talks about the kingdom of Jesus Christ, na hampas doon para sirain na yung pang walang hanggan, yung rebulto na tumutukoy doon sa iba't ibang mga kingdoms. Di ba?
And then, mahalaga rin na ma-relate natin at may pangaral natin yung second coming of Jesus and the gift of eternal life na ibibigay niya. Baby, hira lang po nangangaral lang second coming. And yung mga signs of second coming, o paano natin malaman na si Kristo ay malapit nang dumating? We can see the signs and wonders, mga kapatid, sa iba't ibang lugar. Halimbawa, yung gera. Gera is one of the signs of Christ's second coming. Earthquake, lindol, isa yan, mga sakuna, mga salot, mga palatandaan niyang malapit na pagdating ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid ko. Okay? So, preparation for the mission. Dito tayo sa preparation for the mission. Prayer and preparation. Mahalaga yon. Dapat ipinagpipray, magpipray kayo, no? Para laging handa. Ang sabi dito, Acts chapter 1 verse 4, and while they were together, He commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which He said to them, You heard from Me. Yun yung sa Holy Spirit. So talagang naghanda sila, they prayed together, they studied together, they prepared themselves together, mga kapatid. Although they were motivated na already, and had been commissioned to carry out the mission. Nandun na, nakahanda na sila, o kinomission na sila na magdala ng pabalita. They were asked to wait a while until they receive power from high, from heaven. Maghintay muna kayo hanggang sa matanggap ninyo kapangyarihan. Okay? And then what did they spend that waiting time on? Anong ginagawa nila habang sila naghihintay doon, mga kapatid? Di ba? So makita natin, una, yung kanilang laging pagdadalanginan, laging pagpipray. To pray. The disciples prayed with intense and earnestness for a fitness to meet man and in their daily intercourse to speak words that would lead sinners to Christ, putting away all differences. So makita natin, mga kapatid, sa kanilang paghahanda, no, sa kanilang while they are preparing themselves, they prayed together, no, with an earnest prayer na yung mga taong mapuntahan nila ay hindi maging prejudice, mga kapatid, kundi ma-open yung kanilang mind at madala nila yung mga tao yung mga makasalanan kay Kristo. Because Christ is the only hope of all sinners. Remember this. Si Kristo lamang ang tanging pag-asa ng lahat ng makasalanan. Si Kristo lamang ang tanging pag-asa para mapatawad ka. Si Kristo lamang ang tanging pag-asa para maligtas ka. Si Kristo lamang ang tanging pag-asa para ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Si Kristo ang lahat sa atin. Jesus is all the world to me. The world to me, sabi doon, mga kapatid. Diba? To preparation, Acts 1:15 hanggang 26, ang sabi dito, the 12 disciples being in charge of directing the mission. 12 pa rin ito, kasi idinagdag nila si Matthias, diba? They proposed to repair the absence of one of them para maghihanda sila na 12 pa rin sila. Dahil nagpakamatay na ng time na yon si Judas, dahil sa kanya ginawang pag-traitor sa ating Panginoong Jesus, ay they prayed una para madagdagan at makompleto yung kanilang pagiging 12. So sabi dito, the 12 being in charge of directing the mission, they proposed to repair the absence of one of them, Judas, so that the original plan could be followed. This was an act of logistical preparation. So makita natin, mga kapatid, talaga kasi kung magdadala-dalawa sila o di anim na pares, eh meron silang kapares yung isa. Diba? Kasi 11 na lang sila. So nadagdagan ng isa at idinagdag si Matthias. And sa kanilang palabunatan, they prayed na yung mabunot yun yung idagdag nila. Before beginning any project for God's work, bago sila nagsimula, we must seek His guidance. O bago tayo magsisimula, we must seek His guidance and prayer. Atin pong ihiling sa Panginoon ang kanyang gabay, ang kanyang patnubay sa atin sa pamamagitan ng ating mga panalangin. Okay? Ating panalangin. And prepare the logistics of the action. What will we need? Ano bang kailangan natin? Who will carry out its part? How will we get the resources? So of course, pag nangangaral tayo, mga kapatid, sa ating pangaral, halimbawa meron tayong mga evangelistic meeting,
Nagmi-meeting muna tayo bago doong mga evangelistic crusades natin. Nagpipray tayo sino'y mga committee ng ganito. Halimbawa, food committee. Kasi papakainin natin yung mga tao. Magkaroon tayo, anong unang gagawin natin bago tayo, magkaroon muna tayo ng medical mission, etc. Diba? And then, sino ang sound sa committee? Sino ang sampagdadalaw? Sino ang sa ganito mag-entertain? Sino ang ating prayer warriors? So, ganito mga kapatid, sino ang ating speaker? Pinaghahandaan yan with prayer, mga kapatid. Tulad nung ginawa ng mga apostles, mga kapatid. Okay? And then, practicing the mission. Ang ganda ito, mga kapatid. Unanimous activity. Sabi dito, all of them, sabi sa Acts 2:4, all of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Kita nyo, mga kapatid. Ang tawag nito ay speaking in tongues. Nung bumaba ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa kanila, sila, mga kapatid, bagaman ang salita nila ay lingwahe nila, ang narinig ng mga tao ay hindi lingwahe ng mga apostol, kundi lingwahe nila mismo. And that's speaking in tongues. Nagsasalita sila ng sarili nilang wika, pero ang narinig ng mga tao, hindi yung wika nung nagsasalita, kundi yung wika nila. Bigyan ko ng example. Halimbawa, nagsasalita ako ng Tagalog, pero ang narinig nung viewer natin sa Pampanga ay Kapampangan. Pampangan ba, Tidan? Di ba? Ganun ang speaking in tongues, mga kapatid. At yun ang nangyari sa mga alagad. Alam nyo, the people who heard their preaching, mga kapatid, were amazed. Na-amaze sila. Sino itong mga taong ito? Ba't ganito yung kanilang mga pangangaral? Di ba? Bakit sila nakapagsalita ng ating mga salita? Di ba? So the preparation was over. The time for action has arrived. Tapos na yung paghahanda. Ano na gagawin natin? Kasi dumating na yung panahon. So they acted unanimously. Talagang sama-sama sila, mga kapatid. Everyone received gifts of the Holy Spirit. Wow! That's amazing. They used these gifts to talk about Jesus. Alam mo ba, you have the gift of singing. Anong gagawin mo? You have to sing for the Lord, so that yung mga nakapakinig will praise the Lord. Wow, ang ganda ng mensahe ng awit. Oh, yung bang maramdaman nila yung presence ng Panginoon. Maramdaman nila kung gaano sila tinawagan ng Panginoon through the message, mga kapatid. Song. Hindi yung lakas mo mag-video kaysa, di ba? Pag may mga birthdayhan, pero ayaw mo umawit sa Panginoon. Yan na, malungkot yan, mga kapatid. Hindi, wala naman tayong pinaparinggan. Ito'y general, mga kapatid. Kung kaya mong umawit, ako natutuwa ako sa mga bagong kaanib natin. Talagang kahit na sabihin natin na, oy, hindi siya kagad naatasan. Pag hindi dumating yung naatasan, sabihin, oh, ikaw na lang umamit. Oh, sige, kung walang iba. I am really inspired by that, mga kapatid. Yung makita mo yung kapatid, ay awit. Eh, marunong naman eh. Ah, di baling, tapos eh, yung kanta, nadadagdagan naman ng konti. Diba? So nakaka-inspire yan, mga kapatid. At lalo na yung mga luma na, ma-inspire kayo doon sa mga bago na masigasig. Kayong luma na eh, patamad-tamad. Bawa ganun. Kayong mga matagal na sa pananampalataya, hindi naman luma, mga matagal na sa pananampalataya, ma-inspire kayo dun sa mga bago na they are working, mga kapatid, for the Lord. Diba? So ganun, mga kapatid, ginamit nila yung mga talento nila para sa Panginoon, para ibahagi nila ang katotohanan, ang kaligtasan. Faced with criticism, a leader defended the group, mga kapatid. So humarap sila ng mga kritisismo, pero yung leader ay defended the group, mga kapatid. Jesus was presented to the people. Ganon ang dapat gawin. Ipahayag mo ang Panginoong Jesus sa mga tao. Pakilala mo who is Jesus. Isang tagapagligtas, isang Mesiyas na namatay para sa ating kaligtasan, nabuhay at naghahanda ng tahanan sa langit na bayan. At sa kanyang pagbabalik, meron siyang dalang buhay na walang hanggan. Wow! That's amazing, mga kapatid. Doon natin makita kung gaano natin, no, naranasan na biyaya ng Panginoon at iparanlas doon sa iba kung gaano tayo, mga kapatid, nakaranas ng pagliligtas. They were accused of having crucified Him. Pinaratangan pa. Pero the Lord, mga kapatid, nandoon kasama nila.
hindi sila pinabayaan. Mga kapatid, they were also assured that they could receive forgiveness. Kita niyo mga kapatid. And there was a call to repent. Merong panawagan, kaya nung mangaral sila, magsisi lamang kayo. Walang kasalanan ang hindi mapapatawad ng Panginoon kung humihingi ka ng tawad. Okay? At may panawagan na sabi ni Pablo, repent and be baptized. Oh, nanda mga kapatid. Magsisi kayo. And many people accepted Jesus. Marami mga tao na tumanggap sa ating Panginoon. In the time of the apostles, thousands of people accepted the Lord Jesus Christ. Dito mga kapatid, yung Bible study namin, 15 interest. Isa lang ang nag-decide. Meron namang isa, ang hingi din ng, anong tawag nun? Baptismal questionnaire. Ang sabi niya, hindi pa ako makapag-decide ngayon, pero pahingi ako niyan. At malapit na. Kita niyo mga kapatid. Hindi nila maiwan yung kanilang mga tradisyon. Hindi nila maiwan yung kanilang mga kinamulatan. Hindi nila maiwan yung kanilang baboy. Mas mahal nila ang baboy kaysa ating Panginoong Jesus. Ito kasi sa Batangas, marami silang baboy. Kaya ang kalsada, kahit mapadaan ka, baho, nakasira ng mukha. Di ba? Pero sa panahon ng mga apostles, marami mga tao tumanggap sa ating Panginoon. Sabi rito, we all have a part to play in the mission. May kanya-kanya tayong gawain. Di ba? Pero magaling magluto, pero magaling umawit, may magaling kumanta, may magaling mag-preach, may magaling mag-entertain, no, ng mga bisita. Di ba? Lahat mga kapatid, may mga part. May nagpe-pray, ang tao ng mga prayer warriors. Di ba? To do this, each one is endowed with the gift that the Spirit considers necessary. Mahalaga kasi yun eh. Okay? In this way, the entire church unanimously proclaims the same message. Di ba? Iisa. Ang ating tema, si Jesus ang kasagutan. Jesus o si Jesus ang tanging pag-asa. Okay? O di kaya ang tanging pag-asa. Ang message, ang tanging pag-asa. Ganda mga kapatid. So, sabi rito, and Jesus has the power to save the vilest sinner, mga kapatid. Kahit na gaano ka sama ng tao, kahit gaano ka makasalanan, if he will come to Jesus, he will forgive him. He will cleanse him, mga kapatid. And he will accept him. Parang tayo. Tayo'y makasalanan, tayo'y marumi, pinatawad tayo sa biyaya ng Panginoon. Nakaranas tayo ng kanyang pagliligtas. Tinanggap tayo ng Panginoon, mga minamahal na mga kapatid. At higit sa lahat, niyapos niya tayong walang alinlangan. Ganon tayo kamahal ng ating Panginoon. Di ba, mga kapatid? Pagkatapos eh, ipagpalit mo lang ang Panginoon sa baboy, nakakalungkot. Di ba? Imbis na you have the opportunity na matanggap mo ang Panginoon o makilala mo ang Panginoon, you rejected the message. Okay lang yun. At least pinangaral mo. Tsaka huwag kayong ma-discourage mga kapatid. Yung bang mag-participate ka sa gawain. Tapos some audience mga kapatid rejected the message. Rejected the Lord Jesus Christ. Do not be discouraged. Our part is to tell them about Jesus, to preach them the message of salvation, whether they accept it or not, they believe it or not, mga kapatid, at least we did our part. Okay? At ang sabi dito, by introducing Jesus, we allow the Holy Spirit to act on the heart of each person who listens. Diba? Kapag ka atin pong ipinakilala ng ating Panginoong Jesus, atin pong hinayaan ang banal na Espiritong gumawa sa kanilang mga puso, giving them the opportunity to repent and accept the Lord Jesus, accept the Savior. An opportunity na maligtas. Makilala nila, tanggapin ang ating Panginoong Jesus. Di ba? Ganun mga minamahal. And then, continue without decline. Ganda nito, no? Pag
patuloy ka without decline. They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and the prayer. Sila nagpapatuloy at nanatili sa mga aral ng mga apostol. Nagkaroon sila ng pagsama-sama with prayer at pagkain. Mga kapatid, diba? Napakasaya. In a single day, the church added 3,000 new members. Acts 2:41. Can you see that, mga kapatid? Can you imagine that? Nagbaptize sila in a single day. They baptized or they added church. They added to the church 3,000 members. So they stopped preaching and ministered to new members? So they stopped serving new members and continue preaching? The solution included both aspects. Huminto na ba sila sa pangaral at mag-nurture? O huminto sila sa paglingkod sa mga bagong kaanib at patuloy sa pangaral? Attention to new members. Tandaan natin ito. Manatili tayo sa doctrine. Doctrinal yung teaching. No? Communion, comradeship, mga kapatid. Breaking of bread, yung Holy Supper. And prayers in group. Tanin nyo, yun ang ginagawa doon sa new members. Kaya sa, ginagawa yan yung mga kapatid, yung mga care group, prayer, Bible study, no? Building friendship. Ginagawa yan sa amin namin sa nurturing the time at may care group Bible study, including the new baptized members, mga kapatid. And then, gospel preaching. Everyone gathered in the temple of the Jews and not in Christian church to testify about Jesus. Ito rin yun. Talagang ganun sila mangaral kahit sa loob ng simbahan. They interacted with the entire town and earning their favor. Pagdala mo ang pabalita ng Panginoon, sinong against sa'yo? Diba? Under the direction of the apostles, new members became preachers of the word. Diba? Yung mga bagong kaanib, naging preacher. Diba? Mga kapatid, naging preacher. Bawat isa sa atin pwedeng maging instrumento para magdala ng kaluluwa sa paanan ng Panginoong Hesukristo. Diba? And their lives showed the change brought about Jesus in their hearts. Makita ninyo, ang buhay na bago. Ang buhay na bago. Dating mga lasinggero, dating manginginom ng alak, ngayon hindi na. Dating mga kapatid ko na mga bisyoso, diba? Sabi nung isang naging Adventist sa Palawan, dating adik sa droga, ngayon adik sa Biblia. O pupunta sa barkada, dati dalay droga, ngayon dalay Biblia para mag-Bible study at ipaalam sa kanila ang kaligtasang ini-offer ng Panginoon. Wow, that's amazing. And every day, the Lord added to the group those who were being saved. Dinagdag sa kanila ng Panginoon yung yaong mga nangaligtas. Diba? Kaya walang rason, mga kapatid, para hindi ka mag-participate sa gawain. You have to be motivated. Examine yourself on how God, no, mga kapatid, bless your life. And how God save your life. Your personal testimony would motivate you to participate in the mission, mga kapatid. Okay? The biblical evidences, like what Jesus said in Luke 24:44, that all written in the book of Moses, in the prophets, and in the Psalms about me will fulfill, na sabi ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya sabi sa Our High Calling 166, those who are of the household of faith should never neglect the assembling of themselves together. Huwag ninyong kalimutan. Kaya that's why I'm encouraging everyone to organize your care group. Sabi ko, yung care group natin, huwag nating pabayaan. Ano man ang mangyari. Sa care group, you can invite your neighbor, your friend to listen to the Bible study, building friendship, mga kapatid. Diba? Ganun, mahawin na mahal. Sabi rito, for this is God's appointed means of leading His children into unity. Isa sa paraan para magkaisa, lagi kayo may pagtitipon, magkakasama. Walang siraan. Talk about the goodness of God. Talk about prayer. Talk about God's sacrifice, no? Sa kanyang God's love, God's mission, etc. In order that in Christian love and fellowship they may help
strengthen and encourage one another. Diba? Pagka mayroong fellowship, magkakasama, mapapatatag, natutulungan, at na-encourage ang bawat isa, mga minamahal na mga kapatid. Diba ganun kasarap ang mabuhay at maglingkod at makipag-participate sa gawain ng ating Panginoon, mga kapatid. Okay? Ganun kasarap, mga minamahal. At ang sabi rito, our work for God must come from our deep love for Him. Ang ating gawain para sa Panginoon ay manggagaling mula sa lalim ng ating pagmamahal sa Kanya. Why did you do that? Bakit ka gumawa ng mission para sa Panginoon? Because we love Him. Ang first reason, mahal natin ang Panginoon. Nagpapamotivate sa atin yung ating personal na encounter at experience mula sa Kanya. Okay? You know, and some biblical evidences. At ang sabi rito, not only love for Him, but for other people too. Why did you preach the Lord Jesus Christ to them? Because you love them too, mga kapatid. Not only for our God, but di ba, mahal nyo rin sila. We cannot work for Him for any other reason. Walang rason na, di ba? Para ba't ka gumawa ng ganyan? Thank Jesus for all He does for you. Salamatan mo ang Panginoon sa lahat ng ginawa sa iyo. Fill your mind with Bible truth. Sabi mga katotohanan mula sa banal na kasulatan. And let it change your life. Ano man nakatala sa Biblia na makapag-lead sa iyo mabago ang buhay, embrace that, mga kapatid. Okay? Ang sabi nga rito sa Christ Object Lessons, our life must be connected with the life of Jesus. Ano pong sinabi? Ating buhay dapat nakaugnay sa buhay ng Panginoong Jesus. We must get our strength from Him every moment of our lives. Saan ba nanggagaling ang lakas natin galing sa ating Panginoon? Tapos sabihin mo ay hindi ka handa? Ano nangyari? Diba? Jesus is the bread that came down from heaven. He is the same as a fresh fountain of water that is always giving us many treasures. Kaya ang tanong eh, para kanino ka nabubuhay? Para kanino ka bumabangon? Saan magaling ang lakas natin, ang buhay natin? It came from the Lord Jesus Christ. Sabi dito, we must drink this water, let us accept, let us embrace. If we keep the Lord in our hearts always, we shall have a new experience in spiritual life. Okay? Pag ating kinikip si Jesus Christ sa ating mga puso, meron tayong panibagong karanasan na mababago ang ating spiritual na buhay, lalong lumalago, lalong lumalalim ang ating relasyon at pagkakilala sa Kanya. We must praise Him and give thanks. Not only every morning, but in every day, every hour, every second of our lives, mga kapatid. Our prayers will become the same as a conversation with God. Di ba, pag nagpe-pray tayo, when you pray that a way that you are talking to God, yung bang nakikipag-usap ka in a conversation. Di ba? At ang sabi rito, mga kapatid, we will talk with Him the same as with a friend. At friend mo, na-open up mo yung iyong bigat na pinagdadaanan. Lord, ihanda mo po ako. Lord, palakasin niyo po ako. Give me courage to do the work that you entrusted to me. Diba, mga kapatid? And ang sabi rito, God will tell us His secrets. And often, we will feel that Jesus is with us. Naranasan natin si Jesus Christ na nasa atin. Our hearts will feel joy when He comes to talk with us as He did with Enoch. When this experience is ours, we will have no pride in our hearts. Mawawala yun eh. It will become humble. It will become humility. Mga kapatid. Di ba? And everyone will see that we have been with Jesus and learned from Him. Kaya nga, natututo tayo sa Kanya ayon sa Kanya mga salita. Diba? At pag natututo ka, wag mong isa sarilinin, ibahagi mo sa kapwa mo. Dahil yun ang nais ng ating Panginoon. Motivation and preparation for the message or for the mission. Ang sabi nga rito eh, a selfish heart cannot grow in spiritual strength or wisdom. Pag selfish ang puso mo,
Hindi ka lalago sa pananampalataya. Hindi ka lalago, hindi lalakas ang iyong spirituality at yung iyong wisdom hindi lalawak. It's because you have a selfish heart. Have you accepted Jesus as your Lord and Savior? Sabihin natin yes. Then stop pleasing yourself and live for Jesus. Kaya kami kantay, living for Jesus. Diba? At ang sabi rito, help other people. Talk about Jesus' love. Pag-usapan ninyo yan. Okay? Tell other people that Jesus died for them. Okay? And as you work to help other people, you will grow and your heart will fill with Jesus' love. Okay? Lalo kung madama yung tamis at sarap na maglingkod sa Panginoon, your faith will go strong, will grow strong. So you will, your belief, God will perfect your love for Him and for other people. Kaya pasalamatan natin ang Panginoon sa biyaya ng buhay, sa biyaya ng pagliligtas niya sa bawat isa sa atin. Mga minamahal ko, mga kapatid, there is a challenge for us. Mga kapatid, challenge na kung saan ay magbibigay sa atin ng courage. It motivates us to do the Lord's work that has entrusted to us, mga kapatid. Okay? Merong weekly challenge dito. Think of someone in your life who wish was a believer and pray every day for that person to have a personal experience with Jesus. Like for example, you have your family. Your daughter, your son, your husband, or your wife who are not yet believer. Pray for them. Pray every day that person will have a personal experience with Jesus. Ito naman magandang advanced challenge. Who are you discipling and leading into relationship with Jesus? Sino ba kapatid? Look for ways to lead that person into fellowship with other believers. Kaya invite ninyo sila sa mga care groups. Invite ninyo sila sa mga Bible study for building relationship and introducing them. Introduce natin sila sa ating Panginoong Jesus. Mga minamahal na mga kapatid, ang ating lesson napakaganda. Napakaganda dahil nakita natin kung gaano kabuti ng Diyos sa atin, kung gaano ang Diyos ka mapagmahal, at kung gaano ang Diyos nagnanais na bawat isa sa atin ay mag-participate, makisangkot sa mga banal na gawain para maabot ang inyong mga kaibigan, mga mahal sa buhay, mga kakilala, mga kamag-anak, etc. Tell them about Jesus' love. Tell them about the message of salvation. Tell them about God. Tell them about, mga kapatid, the sacrifice that Jesus did on the cross, mga minamahal. At sabihin nyo sa kanila kung gaano sila kamahal ng Panginoon. Hey, mga kapatid. Kaya sa umagang ito, i-challenge nyo ang inyong sarili. I-motivate ninyo, ihanda ninyo. At ang isa sa sekreto para ma-motivate ka, lagi mong damhin ang pag-ibig ng Diyos sa'yo. Yung personal experience mo sa Kanya. At yung mga biblical evidences, mga kapatid. Alright? So sa ating pagtatapos, mga kapatid, no, I hope na nakinabang kayo sa ating lesson. Tayo po ay manalangin. And manalangin po ako in general. I could not read all your prayer request, but I will pray for you in general, mga kapatid. Okay? Sana bukas ay maayos na natin yung StreamYard. Ay mabayaran na para ano natin, ma-renew natin or magamit natin bukas ating devotional. Bangan nyo po muli bukas, mga kapatid, ang ating morning devotional, 6:30 in the morning. Okay? Tayo mag-pray, mga kapatid. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, we would like to thank you and praise you, dear Lord, for the wonderful lessons that we've heard and learned this morning. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng courage. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng lakas ng loob para makapag-participate sa inyong gawain. Dear Lord, maraming mga taong hindi pa nakaalam sa mga katotohanan. Help us to have courage. Strengthen our faith, dear Lord. Pour us with the power of the Holy Spirit upang ang bawat sa amin, Panginoon, ay makapag-participate sa inyong gawain ayon sa spiritual gift na inyong pinagkaloob sa bawat isa. Dakilang Diyos, sa aming mga sarili, wala kami magagawa. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Magkaroon kami ng motivation ayon sa aming karanasan ng pagliligtas ninyo sa amin at sa mga biblical evidences na inyong ipinagkaloob. At gagawin namin ito dahil kayo, Panginoon, ay iniibig namin at ang inyong bayan.
Dakilang Diyos, I pray in a special way that inyo nawang i-bless all our viewers sa live at saka sa replay, including their families, dear Lord. Pagpalain niyo po sila. They may feel your presence and they may experience your love and peace in each of the family, dear Lord. And I pray na inyo nawang i-bless ang lahat namang may birthday sa araw na ito. Maranasan nila, Panginoon, ang inyong presence. Maranasan nila, Panginoon, ang inyong guidance, ang inyong protection, Panginoon. At ikaw ang mataas sa kanilang mga buhay. I pray also sa lahat ng mga may karamdaman sa araw na ito, sa mga nagpapagaling, sa mga nangangailangan. O Diyos, ang inyong makapangyarihang kamay na nagpapagaling at nagbabasbas, ipadama sa kanila, Panginoon, kahabagan niyo po sila. Ang aming mga pagsusumamo ay aming ipinapabod sa inyo with thanksgiving. Because we trust and we believe you, dear Lord, ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, alam namin hindi mo kami bibigoin. Dakilang Diyos, sa bumaghapon na ito, we submit ourselves unto you. Dahil sa inyong mga kamay, merong kasiguruhan ng aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan, sa inyong pagmamahal, sa pagdinig at pagtugon sa aming mga dalangin, sapagkat ang lahat ng ito ay aming inihiling sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Alright, so mga minamahal na mga kapatid, kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong laging pagsubaybay no, sa ating programa. I hope and pray mga kapatid na kayo po ay nakinabang at naging pagpapala po sa inyo no, ang ating paglilingkod mga minamahal na mga kapatid. And of course, sana po ay magkaroon tayo ng mainganyo tayo no, ang bawat isa na mag-share, di ba? Ng message ng ating Panginoon. Dahil yun po ang nais ng ating Panginoon mga kapatid. Magkaroon tayo ng courage, magkaroon tayo ng interest na makisangkot sa banal ng gawain. At habang tayo nabubuhay, manghawak tayo sa mga salita ng Panginoon, ng kanyang mga pangako, at sa mga aral ng Biblia. The Lord bless you spiritually, financially, of course, mga kapatid sa inyong health. Right? Sa pangalan po ng programang Gospel and Music Ministry, of course, kasama ko si Antidan, siya nagsishare. Ito naman ang iyabang lingkod ni Kristo, kapatid na Jewel, ang sinala nagsasabi, patuloy na pagpapala ng Panginoon na managana sa inyong mga tahanan. Laging tatandaan kung si Kristo ang ating sandigan, buhay natin. Salamat at magandang umaga. Ingat! Masuk